Basketball Lovers, good day para sa inyong PBA updates. Ang SMB, nakuha na pala si Shabazz Muhammad. Kalalabas nga lang natin ng balitang na ang SMC, particularly ang Barangay Ginebra, target makuha si Shabazz. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Coach Tim Con at ni Norman Black? At sino ang bagong import ng Barangay Ginebra? Tara guys, pag-usapan natin yan. Welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago nga natin umpisa ng kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Ronald Bersobidad, Tony Culacito at ng Culacito Family, Jonanito Abrigo Canyeha, Ricky Rider TV, Eugene De La Cruz, Edwin Duvivar, Kindos Lucanias, Junel Permanes, Isoy Buboy Adventures, Manuel Honrado. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Update po muna tayo sa PBA Governor's Cup standing. Nangunguna pa rin po ang Magnolia Pambansang Manok sa record na 6-0, undefeated pa rin po hanggang sa ngayon. At sa susunod niyang makakalaban ang Northport Batangpier. Ang sumunod ay ang Meralco Bolts sa standing na 5-1. At ang pangatlo, ang Alaska Aces sa kartadang 5-2 na kung saan nanalo kagagaling lang kontra Tierra Perma Jeep. At ang panghuli sa standing, ganun pa rin ang Blackwater Bossing. Kailan kaya mananalo ang Blackwater Bossing? At sa susunod na asignatura nito, makakalaban ang SMB. Samantala, ayun nga sa ating kuliglig, posible si Aaron Poler pa rin hanggang ngayon ang magiging import ng Tropang Giga. Dalawang sunod na panalo ang nakamit ng Tropang Giga dahil na rin sa ganda ng laro ni Aaron Poler. At posible kung magtuloy-tuloy ang nasabing laro ni Aaron Poler, tiyak hanggang magtapos ang Governor's Cup, siya na ang magiging import ng Tropang Giga. At alam natin, meron backup plan ang Tropang Giga at meron silang backup import sa kalidad ni Sunny Wims. Kaya pakaabangan natin yan. At bago ang lahat, kahapon lang na ilabas na natin na si Justin Brownlee papalitan na nga ng Barangay Ginebra. Pero pinag-iisipan pa nila ito. At dapat nga ang magiging kapalit nito ay si Shabazz Muhammad. Pero hindi natuloy. Instead na si Shabazz Muhammad ang kukunin sana ng Barangay Ginebra. Ayon sa ating kuliglig, pinag-iisipan na ito. Dahil nga sa sunod-sunod na pagkatalo ng Barangay Ginebra, 4 na sunod. Mula pa noong December hanggang ngayon, hindi pa nananalo ang Barangay Ginebra. Marami ang nagsasabi kulang daw sa firepower ang Barangay Ginebra. Oo, 40 points ang ginagawa ni Justin Brownlee, pero hindi yon sapat. Dapat maging team ang Barangay Ginebra. Dapat na nga ba daw sa 6 na taon na pamamalagi ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra, tuluyan na nga ba daw itong i-give up ni Coach Tim Con para sa isang import na paparating? Sinong import ang posibleng makuha ng Barangay Ginebra na dadalhin o pangungunahan ang Barangay Ginebra patungo sa finals? Kakayanin ba nila ang nasabing pressure? Hanggang kailan ni Coach Tim Con pipindutin ang panic button? Yan ang ating pakaabangan sa mga susunod na araw. At ito na nga, finalize na nga po bukas or darating na si Shabazz Muhammad. Sa hindi pa po nakakapamilyar kay Shabazz Muhammad, ito sana ang magiging import ng Meralco Bolts. Sa kasawiang palad, hindi natuloy dahil nga nag-give up si Shabazz Muhammad sa Meralco Bolts. Instead, ayon sa kanya, meron daw siya family problem kaya hindi siya natuloy sa Meralco. Pero matapos ang ilang buwan pamamalagi nito sa United States, lumabas ang balitang ang SMC management nakikipag-negotiate ngayon kay Shabazz Muhammad. At ito na nga,
dahil nga sa hindi magandang pinapakita ni Orlando Johnson sa nakaraang game. Nagplano ang SMB, particularly si Coach Slay Austria, nang kumuha ng isang bigating import. At ito, marami ang nagulat nang lumabas ang pangalan Shabazz Muhammad sa SMB. Paghahanda na nga ba daw ito para sa muling pagtatapat ng SMB at ng tropang Giga? Alam natin si Shabazz Muhammad, isang NBA caliber. Nakuha nga ito ng Utah Jazz noong 2013 sa first round pick number 14. Matapos ito, nakapaglaro ito sa Timberwolves at sa Milwaukee Bucks. At naglaro na ito international, particularly sa China. At alam nyo ba, kumaka na ito ng 50 points sa China. At tiyak, ganun din ang gagawin nito sa SMB at sa PBA. Ang tanong, kanino o sino ang pipigil sa lakas ni Shabazz Muhammad sa paparating na susunod na araw? Ang Meralco Bulls ba? Or ang Barangay Ginebra? Or ang Tropang Giga? Yan ang ating pakaaabangan kung anong klaseng import si Shabazz Muhammad. Ano ang dapat gawin ng Barangay Ginebra? Tatapatan ba niya si Shabazz Muhammad para makuha ang kampyonato? Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.